Magandang gabi po. Nalusutan na naman ang seguridad ng isang municipal trial court. May pusit ng isang Canadian na may kasong kinakaharap sa naturang korte ang dalawang baril na marilito at dead on the spot ang isang abogado at kanyang kliyente. Patay din yung namaril matapos niyang barilin naman ang kanyang sarili nang masukol na siya ng mga pulis. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Cebu. Nagmula po ang Palace of Justice sa Cebu Provincial Capital kaninang alas 8 ng umaga. Bigla na lang kasing namaril ang isang Canadian national sa loob ng Branch 6 ng Municipal Trial Court ng Cebu. Ayon sa pulisya, nakatakang dinggin ang kasong malicious mischief na isinampa laban sa Canadian national na nakilalang si John Polk. Palabas na ng chamber ang judge na didinig sa kaso nang biglang bumunot ng baril si Polk. Patay ang complainant na si Dr. Rene Raffles at abogado niyang si Juvian Atias. Pagbaba ng suspect sa lobby, binaril naman niya ang isang piskal, si Cebu Assistant Prosecutor Maria Teresa Casino. Nagpapagaling ngayon sa ospital si Casino. Dalawang pulis ang rumisponde. Binaril nila ang suspect sa dalawang binti at kaliwang braso. Pero nang masukol na, nagbaril umano ang suspect sa kanyang kanang sentido. Itinakbo pa sa ospital ang gunman pero doon na siya binawian ng buhay. Inaalam pa kung paano nakapagpasok ng barila sa korte ang suspect. Wala siyang security escort dahil nakapagpiyansa. Ganong nakasuot nga nagdagpistola? O niya doon na raman ni history. Ang pulis nakahibaw ana kay kana si Kinesia isumbong naman eh. Kay magsige man nakatangatan dito sa ani kang Dr. Raffles. Ayon sa security guard ng Palace of Justice, nagsagawa naman siya ng security check sa dayuhan. Pero wala naman daw siyang nakitang baril sa bag nito. Bukod sa .375 na revolver, may nakita rin ang pulisya na .45 na baril sa loob ng bag ni Pop. Mas maayo unta kung makakuan gud ang security maka request sila bisag kanang metal detector unya stricto ho na yun na nila diyan. Pansamantalang sinuspindi ang lahat ng pagdinig sa Municipal Trial Court. Pinaiimbestigahan na ni Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang insidente. Agad niyang pinadala si Court Administrator Maidas Marquez dito sa Cebu. Walang pamilya si Pope sa Cebu. Nasa Pilipinas daw siya dahil nagpapaaral ng mga scholar. Mula sa Cebu, Nico Sereno, Nakatutok, 24 oras.